Hi, this is John from Even, also known as Nineworks. Ngayon, medyo guitar effects tutorial na naman tayo, pero this time, medyo wacky. It's all about envelope filters. So, ayun, may sound ako na setting na ginawa. So, users of Zoom MS50G and or G3 or G5, I think, meron yung M filter na to, which is emulating, I think, Moog filter. So, frequency is zero. Sensitivity is zero, resonance is zero, type is low pass filter, meron siya kasing high pass, I think this is band pass, and ito sa low pass tayo. 4 pole yung character, velocity is fast, balance is 100, and so is the level. Ituro ko dito at siguro, or explain, at least 5 sounds. Siguro yung number 1 is the common filter sound. At least in my opinion, common generic filter sound. 2, dub bass, sub bass sound. Number 3, Tim Mahoney-like filter sound with delay. 4 is combination with the distortion. And 5, yung turntable sound na parang crab scratch sound. So, mauna muna yung generic filter sound, which is same lahat ng settings sa 5 sounds na yon. Magdidepend lang tayo sa pick and or effect combination. Ito yung sound pag wala, effect. This is the sound number 1, generic. Ito yung sound pag nagkaroon ng filter. Para siyang almost like a wah, but more trebly. And nagdidepende yung tunog ng frequency ng filter, depende kung paano siya, on how hard I pick. So, pwede tayong gumawa ng tunog na. So, parang almost 70s funk. Pero hindi siya, parang gasa extreme siya ng wah-wah sound. Eh. So, magtutulog siyang wah pag pinilit kong i-mute yung bawat note na. Pero, iba pa rin ng sound eh. Parang Mutron actually. Mutron. Number 2 is a dub bass sound filter. So, imbis na gagamit ako ng pick, I'd use my fingers to simulate a bass line. So, pag inon natin ng filter, mapapansin nyo, so, lower than octave yung sound, parang hindi, almost hindi na kaya ng amp yung frequency na to. Mapansin nyo, super low end. Hopefully na naririnig yung sa video. Ito yung pag walang effect. Same bass line. Pag nilakas ko siyang i-pick, lalo siya mag-open din lalo yung filter, but it would not be the same yung parang low end. Parang may otowa na sound, pero pag mahina ka lang mag-pick, number 3 is magdadagdag tayo ng delay sa hulihan, parang almost in the style of Westmoreland na dotted 8 note delay. So here's the sound. Parang style ni Westmoreland yon. Madalas gumagawa siya nun sa mga in-between songs, sa mga bridge ng mga kanta. So, I find that very interesting. Ito, parang medyo magtutunog siyang parang Juno synth, I think. Yun, tapos yung rate ginagalaw na parang may LFO, low frequency oscillator sound. Although kahit walang distortion, maggaganon din ang tunog kasi magbabibrato tayo sa bawat notes. Ito yung tunog pag walang vibrato, ay pag walang effect.
epekto pag nagkaroon ng filter. So, mapansin nyo, parang may yun nga, may low frequency oscillator na gumagalaw dun sa rate ng synth. That's for the keyboard and synth player out there, I think umingin dyan yung sound na may LFO. So, medyo extreme din sound, almost annoying sound. Ma-amplify and magiging cartoony palalo yung sound pag nagkaroon ng distortion. Gamit ko dito yung hotbox. So, nauna yung filter. This is the sound of the filter. Then, after ng filter, may pedal pang distortion hotbox. So, ito yung sound na yun. Parang medyo annoying, pero sa mga experimentation, sa mga new metal, sa mga shoegaze, doom, feeling ko magiging useful din yung sound na parang ganun eh. Fifth na final sound is yun, marami nagtatanong yung sound na turntable crab scratch sound. So ginagamit ko lang yung my pick and muting the on my picking hand, same with sa left hand. So parang yun nga, crab scratch. Nagiging na-amplify po lalo yun sa delay. Pag walang delay, okay pa rin. Marami pa akong pwedeng share and explain soon. Hopefully may nakuha kayo kahit medyo maingay yung tutorial na to. And yun nga, I really love to share, lalo na pag tungkol sa effects. And sa MS-50G, I'm a huge fan of this pedal. Ito yung nagpagas killer ko, lalo tsaka yung MS-70. So ayun, salamat. Cheers! Oh,